lang sa MEC mismo, nasa venue pa lang sila, pinapaalalahanan na, ganito pumila. Oo, pero guys, hindi tayo pwede masyado magpakampante ha. Pwedeng matatakan din ng Falcon yung passport ng OMG dito kung hindi sila mag-iingat, kung magiging complacent sila. Kaya kailangan dapat top form lagi. Top form, top form. Hindi dapat maging overconfident. Kailangan ipasa pa rin natin ang enerhiya kahit lamang na lamang na. Yung mga energy ball, di ba, ng mga taga-timbahay, kita naman natin sa social media na talagang binibitawan nila lahat. Mm-hmm. Chakdu, on the other hand, literal na ano eh. Literal na ang galaw niya lang dito, naghahanap din siya ng pwedeng sipaan. Parang eh. Mamba. Kumbaga parang ano, Natalia. Naghahanap siya ng mga tao dito. And alam naman natin yung show, mahirap talaga hulihin yan. Especially in the hands of a capable player. At si Chakdu, papansinin mo, nandiyan na siya, humahanap siya ng pwesto, titignan niya kung malilikuran niya yung mga tao na lalakad. Malamang sa malamang, alam niya ako saan silent dito, but Kelra goes down. Si Ryzen dito, makukuha niya ba yung retreat? Makukuha natin yung retreat, makukuha natin yung Lord. Renjo on the back lines, nahuli si Justin Yellow Flash dito, pinutukan! Ni Eto Max, ng first kill! Kinuha niya yung ultimate, tapos mahuhuli pa. At si Chakdu dito ang nagbigay ng espasyo para sa Omega. Dinikitan niya si Silent upang hindi na makalapit pa. At dahil sa absence ni Silent doon sa mismong teamfight, wala yung damage na hinahanap ng Falcon. Mm-hmm. And Falcon right now, they're really trying their best para makahanap ng pick-off. Nakuha nila yung kay Kelra, but it wasn't enough. It really wasn't the pick-off na makakapagbaliktad ng Tides. If ever man si Ryzen yon, possible na pwede nila sanang kunin yung Lord, pero dahil si Kelra yung tumumba, ay nagkaroon pa rin ng opening si Ryzen na pindutin yung retribution. Sobrang sakto lang at alam na alam ng Omega na kahit wala doon si Kelra, kaya pa rin nila. Desa sa Luminous Lord, magsasama-sama na sila habang magki-clear sa may bandang ibaba si Renjo. Tingnan natin yung paano nila gagamitin yung mismong Lord. Sabay ang pagpasok pati ng minion sa middle lane. Ngayon nahahampas. Renjo, magkakasama na sila. Lima. Laban sa lima. Pero, uy. Kamunti ka na. Isang ano na lang, isang hit na lang yung dalawang tore, oh. Okay. Ngayon ay nadepensahan naman ng Falcon yung kanilang base. Heptasis na kuha na ni Silent. Magiging dapat, magiging maingat na dito side ng Omega dapat. Dahil kahit anong gawin nila, pag na-shotgun sila nito, automatic array. Habang si Chakdu naman ay kumuha na din ng blade armor. Nakakita na tayo ng sobrang daming blade armor dito kasi may mga heroes katulad nila Beatrix na binaburst down ka na gamit yung physical attack. Yun nga eh, sobrang sakit yung damage na yun na parang oping OP talaga itong Beatrix yun. Kaya nga high priority din sa draft eh. And yung point na merong shotgun, merong sniper, ang dami mong kailangan alalahanin sa kanya. At pag wala kang vision, hindi mo alam kung ano yung baril na dala niya. And si Chakdu tama ka actually, Butters. Ang ginagawa lang ni Chakdu ngayon, parang yung gawain ni Naomi doon sa Natalia game niya kanina. Ang difference is, mas madulas to. May immunity to talagang makakatakas at makakatakas siya. Silip-silip lang ang gawain niya. Tapos meron pa siyang crowd control na pansipa. Pasa, papunta sa kakampi. Value plays from Chaknuragi. Lot of value plays indeed, Santi. Ngayon, literal na ito na yung cha-cha, yung dance moves. Mm-hmm. Kumbaga, pasok yung isa, labas yung isa. Kumbaga, tansyahan to ngayon eh. Kasi yung Falcon, may respeto nila yung Omega. Kailangan nila respetuhin yan. Yan yung lamang eh. Pero yung Omega, hindi rin sila masyado nagiging overconfident. Dahil nga, may chance sa lagi na si Silent dito biglang sumabog. Oo. Kanina napansin na natin na pasabog niya na si Kelra. Hindi niya nahayaan niya mangyari ulit. Nangyari na kanina yun. Uy, habulin na si Renjo. Makakuha sila ng kill because of that conceal play. Pero dando si Ryzen! Uy, nakupo! Nagbasag. Nagbasag si Ryzen. Sabi niya, ay, teka lang. Trade. Wala na kayong base. Ay, wala na kayong torre dun sa may taas. Uy, si Justin, si Justin! Kayo, nakupo si Justin Timberlake! Aray! Uli ka! Uy, wala. Dito, Max! Bigla na lang pumasok sa eksena. Parang madilim na kuweba ang pinasok niya, pero makakuha sila ng isa. Ngayon si Kenra magwawala nga din ba? Pero si Kent ngayon di distansya. May Lord na nabawasan, pero pwede nilang ituloy. Naomi is on the front line. Jin! Jin, gusto mo mag-castat na tayo dito. Lakas mo sumigaw eh. Yung Lord. Pwede nilang kunin. Oo. Oh. Pero uy,
Oh, ito kailangan na, ito natin na. Maging pandito. Renjo, tumatakbo, bumubulusok. Siya si Kidlat. Mapakabilis. Lightning speed. Ken. Sumasapak-sapak sa air. Ay, nag-shadow boxing. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Lumalapit-lapit na. Unti-unti. Oh, Jack Mamba! Jack Mamba with the play. Renjo nagagalit. Justin naipit. At Ken na itutumba. Habulin niyo yan. Habulin niyo si Justin. Justin Timberlake tumba. Sabi ni Justin dito, is it too late now to say sorry? Dahil wipeout na naman ang makukuha ng mga Omega. Mga kaibigan, nilabas ko na ang ating pinakamalakas sa sandata. Hindi na kailangan ng ang Lord. Ang sweep, 3-0, winales mga kaibigan, walis na walis. Tutuloy. Walis na walis tayo dito. Let's go, nilabas na naman ang pinakamalupit na gamit ng Pilipinas. Men, let's go. An easy sweep for the Kings of C, Barangay Omega ang magwawagi. Tayo ngayon ay magse-celebrate.